I just would like to introduce to you the AED machine. Kung sino pong familiar dito? Meron ba sa bako na? Wala. Meron. Yung ibang bako meron. Yung bako wala. So, overview lang po to sa AED. So, AED means automated external defibrillator. So, ito po yung nag-analyze ng heart natin. Heart rhythm, tsaka nagbibigay siya, nag-generation na electrical shock. So, may mga different parts na po tayo ng AED. This is a power on button. This is the electric shock Meron po tayong paas. It is a letter P stands for power on. So, letter A, attach the pads, which is ito. And after that, isa pa A is analyzing heart rhythm. And then, ang letter S, that's for shock. Okay? So, demonstrate ko sa inyo. So, paas. So, power on. This is the electric shock motor for adults. Inspect pad placement area. Then, adhere pad. Check the pad. Meron po tayong dalawang parts. Yung isang part po, nakalagay naman po dito. Isa dito, right upper. Nakalagay po dito. So, ang placement, ang correct placement po doon is dito. Okay. Yung pangalawang parts, left, okay? So, dito po yung placement niya. So, check the pad. Power on. So, na-power on ang natin. So, check the pad. Check the pad. Check the pad. Stay clear of patient. Pag na-touch na yung pad, nag-start na siya, in-analyze na yung heart rhythm. So, ibig sabihin, pag sinabing stay clear, huwag nyo pong hawakan yung victim. Kasi pag hinawakan nyo yun, either yung heart nyo ang mapapasa nyo o yung heart nyo. So, dapat stay clear. So, dapat hindi nyo hawakan. Eh, pag na-touch yun ang pad, hindi ina-analyze ka na po yung heart rhythm ng patient. After nun, performing an electric shock. Press. Shock. Press the flashing red button. Electric shock is done. Yun na yung magtanong na mag-pressure to the chest. Electrical impulse. Okay? So, alam na po natin. Overview lang po ito. So, wala pa rin siyang, wala pa rin heart rhythm. Mag-advise po siya na suppression na rin. So, continue lang po. Yeah. Any question po? Sir, ganyan ba talaga position of parts? Hindi ba pwede yung kabila? Oo. Oh. Meron talaga siya. Meron po talaga siya designated na ano. Yung problema, kung bang yung mga foreigner tayong kasama sa bago, di ba mo siya mag-book yung chest nila. As much as possible, kung may kabila po na shaver, i-shave po para makapagbasa ng maayos yung AED. Kasi pag mabuhok, minsan hindi siya nagbabasa ng maayos. Saka kung dapat tuyo, tuyo yung patient. Hindi siya, hindi siya, hindi basa. Okay? Okay. Any question, Bob?